Posibleng nagsanib kwersa na raw ang mga lokal na terorista sa Mindanao kaya tila nabulaga ang militar sa dami ng mga armadong pumasok sa Marawi City. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Kasi ayon sa security analyst na si Romel Banlaoi, nag-merge o nagsama-sama na ang lahat ng mga local terrorist groups na nag-pledge ng suporta sa ISIS. Ang bagong grupo ay tinatawag na Daula Islamia Wilayatul Masrik, o English translation ay Islamic State East Asia Division. Ang nag-organisa para mapag-isa ang iba't ibang grupo at ngayon umuupong pinuno nito ay si Isnilon Hapilon, ang leader ng Abu Sayyaf. Ang vice chair daw nito, magkapatid na Abdullah at Umar Kayam Maute, malaki rin ang papel ng ibang pamilya Maute, lalo na ang kanilang mga magulang, structure nitong grupong ito. Kaya raw nasa Marawi si Isnilon Hapilon ay dahil sa pag-uusap ng merging ng iba't ibang grupo at ito rin ang dahilan kung bakit nasurpresa ang militar sa dami ng kanilang nakasagupa sa bakbakan. Ang merging na ito ay utos din daw ng ISIS. Masyado na raw kasing madaming grupo kaya sinabihan daw si Isnilon Hapilon na pag-isahin na ang lahat ng mga ito. Batay sa Intel Info na nakalap ni Banlaoi, recognized na ng ISIS ang grupong ito sa lumabas nga raw na balita sa AMAC News Agency, isang Arabic news agency. Tinawag ng ISIS ang mga nakikipagbakbakan sa Marawi laban sa AFP at TNP bilang ISIS fighters. May inilabas din ng ISIS na kung hindi makapunta sa Syria, magpunta sa Pilipinas. Kung hindi naman makapunta, magbigay ng pinansyal na tulong. Ang nakababahala raw ay nagsitrain na ng suicide bombers ang Maute. Ipinakita ni Banlaoi ang isang picture ng lalaki na nakavest at nakadikit dito ang 81mm mortar. Kabataan daw ang nare-recruit at ang mga nare-recruit ay mga kabataan din nakikita na masama ang loob sa sistema sa mga posts sa social media. Rafi? Maki, sa ating pagkakaalam, ano, matagal nang binabanggit ni Professor Banlaoi yan na may merger na talaga itong iba't ibang teroristang grupo sa Pilipinas. At matagal nang recognize ng ISIS itong mga grupong ito, kapigabi lang na ang Maute at ang Abu Sayyaf group. Pero hanggang ngayon ay dinideny pa rin yan ng militar at maging ng PNP. May nabanggit ba si Professor Banlaoi kung bukod dun sa advice na emerge na yung lahat ng mga grupong ito, meron ba silang natatanggap na pondo mula dun sa grupong ISIS? Alam mo, pagkakausap mo ang AFP at TNT, lagi naman nilang sinasabi na hindi pa recognize ng ISIS ang mga grupo dito sa Pilipinas tulad ng Maute Group. Pero kung sa pinansyal na tulong ang sinasabi ni Professor Banlaoi, eh talagang nakakatanggap sila ng pinansyal na tulong. Ang isa na konkreto na sinasabi niya eh, how can they organize events like this? Kunyari, yung pagbili ng baril, halimbawa, yung kasing simple ng pagkuha ng video dun sa kanilang mga aktibidad, eh hindi mo naman magagawa yan if you are poorly funded. Tapos maliban dun, malinaw dun sa post ng ISIS na hinihimok ang kung sino man na hindi makupunta, halimbawa sa Syria o sa Pilipinas para maging mujahideen, ay magbigay ng pinansyal na tulong. So yun yung sinasabi niya, ayaw lang niyang bigyan ng detalye kung saan dumadaan yung pera na ibinibigay sa mga local terrorist groups dito sa Pilipinas. At Maki, nabanggit mo yung pangamba ni Professor Banlaoi na nagtitrain na sila ng mga bombers dito sa para mag-operate dito sa Pilipinas. Operational na raw ba itong mga bombers na ito, yung kanilang kakayahan na ini-employ na raw ba nila, Maki? Ang sinasabi lang kanina ni Professor Banlaoi, talagang may training na. And sinasabi niya na kung dati ang conventional thinking dito sa Pilipinas ay hindi mangyayari dito ang suicide bombing, ay mukhang magbabago na ito. Dahil nga sa Butiglanao del Sur, yung Maute Group ang nagsimula ng training ng suicide bombing. And that will be seen dun sa picture nga na ipinakita niya sa atin kanina. Maliban dyan, sa training na yan at yung picture nga na may nakastrap sa kanyang vest na 81mm mortar, ay yung timok ng ISIS sa kanilang mga followers sa iba't ibang lugar sa mundo na magsagawa ng lone move, katulad halimbawa ng suicide bombing sa kanilang mga lugar. At panghuli na lamang, Maki, minabanggit ba itong si Professor Banlaoi kung counterproductive ba na hanggang ngayon ay didinay pa rin ng militar yung presence ng ISIS at yung capability nila sa Pilipinas? Although of course, maintindihan natin kung bakit ganito yung actuation ng militar. Pero magiging counterproductive ba kung ididinay pa rin nila
habang meron ng ebidensya na meron na nga sila rito? Hindi naman niya sinabi yan direkta, no? Yung ganyan na mismong word na it's going to be counterproductive. Ang sinasabi ng Banlaoi ay ang threat na ito, itong ISIS threat dito sa Pilipinas is, and if I can quote, real. It's more real than imagined. Well, okay. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.